Magandang araw po sa inyo, aking mga katribo. Ang kwentong ito ay meron ng unang bahagi. Ilalagay ko na lang sa description ang link ng part 1 nito para malaman nyo rin ang pait at hirap na pinagdaanan nito ni Mang Bing. Heto na po ang karugtong ng kanyang kwento. Magandang araw muli sa iyo, Sir Carl, pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong channel, maging nasa ang bahagi man sila ng mundo. Heto na po ang karugtong noong pinadala kong kwento, bali naganap ito matapos kong lumaya sa amin dahil sa kalupitan ng aking ina. Noong makagraduate ako ng grade 6, ay nakitira ako sa isang kamag-anak. Bali, pinsan iyon ng aking ama. Akala ko ay nakatakas na ako sa kalbaryong dinanas ko sa amin, pero mali pala ako. Dahil ginawa lang din akong alila ng asawa ng pinsan ko doon. Ginawa na rin nila akong tagapagpakain ng kanilang mga alagang baboy. Meron kasi silang babuyan sa likuran ng kanilang bahay kung saan naman pinapalibutan ng maraming iba't ibang puno gaya ng mangga, nyog, bayabas at kung ano-ano pa. Isang hapon noon, habang nagpapakain ako ng mga baboy, ay nakarinig ako ng isang sipol. Kaya naman, napalingon ako sa paligid. At doon ko na nga nakita ang isang bata na nakaupo sa may puno ng mangga. Unang tingin pa lang ay alam mo nang hindi siya normal dahil sa kulay ng kanyang balat. Kulay pula kasi iyon, hindi naman sobrang pulang pula. Pero may pagkakulay pula talaga na mapusyaw. E dahil sa hindi pa ako tapos sa ginagawa ko, kaya sinabi ko na lang na huwag akong takutin dahil kapag iniwan ko yung gawain ko na hindi tapos ay tsak mapapagalitan ako at sawang-sawa na ako na sinasaktan at napapagalitan. Sumagot naman ang batang iyon habang nakatingin sa akin, pero wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya. Panay letter S at letter L lang ang mga naririnig ko sa mga ginagamit niyang salita. Dahil sa nakatuon nga ako sa kanya at pilit pinapakinggan ang mga sinasabi niya, kaya naman hindi ko namalayan na ang malaking inahing baboy na papakainin ko dapat ay naroon na pala sa may paanan ko at gustong gusto nang kumain. Kung kaya naman bigla ako noong binundol sa binti na agad kong ikinatumba. Maliban sa pagkagulat ay natakot din ako dahil baka ako ang lapain noong baboy. Masyado kasi iyong malaki dahil sa inahin nga. Kaya dali-dali na lang akong bumangon kahit paramdam ko ang pananakit ng aking katawan dahil sa pagkabagsak sa lupa. Pagkatayo ko ay muli kong nilingon iyong nakita kong kulay pula na bata, pero wala na siya roon. Kahit nakaramdam ng takot, ay ipinagpatuloy ko na lang ang pagpapakain ng baboy, pati na ang paglilinis ng napakabahong kulungan noon. Pangalawang araw ko pa lang noon, Sir Carl, sa bahay ng pinsan ko, pero isinabak na ako agad sa mabibigat na trabaho na animoy katulong nila ako. Kinabukasan, noong magkasabay-sabay kaming kumain, ay naikwento ko sa kanila ang aking nakita. Pero tinawanan lang ako at tila hindi na iyon pinansin. Dahil matapos tumawa, ay sinabi sa akin ang mga karagdagan kong gagawin sa araw-araw. E dahil sa naroon nga ako para mag-aral ng high school, kung kaya naman, kailangan kong gumising ng maaga
para magawa ang lahat ng trabahong iniutos nila sa akin bago ako pumasok. Dahil hindi daw ako pwede pumasok ng paaralan hanggat hindi tapos lahat ng gawain ko sa bahay. Isang gabi noon, naroon ako nakadungaw sa bintana ay nilapitan ako ng pinsan ko. Sinabi niya sa akin na huwag raw akong matakot doon sa batang nakita ko dahil alaga niya raw iyon. Isang araw iyong duwende na nagbibigay sa kanila ng swerte. Kung kaya naman, tuloy-tuloy ang paglago ng kanilang kabuhayan. Lumawak rin ang kanilang palayan. Nagkaroon din sila ng plantasyon ng mangga na palaging hitik na hitik kung mamunga at mas dumami pa ang mga alagang baboy. Nakaka-6 na buwan na ako ng pamamalagi sa bahay ng pinsan ko nang maisipan kong dumalaw muna sa bahay namin. Ang bahay po namin, Sir Carl, ay mga humigit kumulang 8 kilometro galing sa bahay ng pinsan ko. Hindi ako sanay na sumakay ng jeep o tricycle kapag pumupunta doon dahil mas gusto ko ang naglalakad. Pakiramdam ko kasi hindi ako ligtas kapag nakasakay. Kahit bata pa kasi ako noon ay maganda na rin daw ako, kung kaya naman madali akong kursonadahan. Isa iyon sa ikinakatakot ko kapag sasakay ng pampublikong sasakyan. Nagpaalam na nga ako na umuwi sa bahay namin at pinayagan naman ako ng pinsan ko. Kaya pagkalabas ng eskwela ay mabilis na akong umalis. Pinabaunan pa nga ako ng pinsan ko ng makakain para meron daw akong makain habang nasa daan, dahil alam niya raw na maglalakad na naman ako papauwi. Noong nasa daan na nga ako, ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Kinikilabutan ako. Gaya ng nabanggit ko sa mga nakaraang kong kwento, ay talagang lapitin din ako ng mga hindi pangkaraniwang elemento. Kung kaya naman, agad na akong nagpalingon-lingon sa paligid noong makaramdam ng kakaiba. Nang may biglang bumagsak na buko sa tabi ko mismo. Hindi naman ako nakadikit sa puno ng nyug noong naglalakad, pero noong malaglag iyon ay halos tumama sa ulo ko, kaya nangatog na ang aking mga tuhod habang naglalakad. Noong makalayo ng kaunti ay tumingin pa ako sa itaas ng nyug. Baka merong tao na sadyang naghagis noon, pero wala naman. Malapit-lapit na rin ako noon sa amin nang maramdaman kong tila tumatalbog sa likuran ko iyong bukong nalaglag. Kaya muli akong napalingon. Doon ko na nga nakita na tumatalbog iyong buko at sumusunod sa akin. Alam ko naman na imposibleng mangyari iyon sa normal na pagkakataon, maliban na lang kung may elementong humahawak noon na naglalaro habang nakasunod. Kaya kahit napapagod na ako, ay pinilit ko na rin tumakbo para makarating na agad sa bahay. Pagkarating ko doon, ay agad naman akong nakita ni Papa at sinabing, "Oh, bunso! Mabuti at naisipan mo kaming dalawin. Namimiss ka na namin." Ngumiti lang ako habang nakatingin sa kanila ng aking ina. Nakatingin lang din iyon sa akin. Pero sa isip-isip ko pa na baka namimiss na rin akong maltratuhin ng aking ina. Hindi ko pa nga talaga makalimutan ang sobrang pambubugbog niya sa akin. Dahil hanggang sa panahong iyon o kahit hanggang ngayon ay makikita pa rin ang mga peklat na bakas ng kanyang sobra-sobrang pananakit sa akin. Eh dahil sa tila walang reaksyon ang aking mukha, ay sinabi ng Papa ko sa akin,
Bunso, maiwan muna kita ha. Doon muna ako sa kusina. Ipagluluto kita ng paborito mong ulam, yung tinolang manok na native. Tila nabuhayan naman ako ng loob at napangiti. Noong nasa kusina si Papa, ay sumunod na rin ako dahil wala naman kaming pag-uusapan ng aking ina. Hindi naman kasi kami close. Noong naroon ako sa kusina, ay sinabi ni Papa, "Bunso, binagat ka ba sa daan? Para kasing tulala ka. Tapos noong dumating ka, ay tila pagod na pagod ka galing sa mahabang pagtakbo." Tumango naman ako at ikinuwento sa kanya ang mga nangyari. Sabi naman ng aking ama na mabuti raw at nakalayo ako agad dahil hindi talaga iyong buko ang totoong bumagat sa akin, kundi isang elemento na hindi ko nakikita. Kahit papaano ay nahimasmasan ako noong makakain at makahigop ng mainit na sabaw ng tinolang manok. Naging sobrang himbing rin ng tulog ko noon dahil na rin siguro sa pagod sa pagtakbo papauwi. Kinabukasan ay tanghali na akong nagising. Sabi ng aking ama na mag-almusal na raw ako. Ipinaghanda niya raw ako ng tsokolate na gawa niya mismo sa kakao at meron ding nilagang saging na saba. Kaya agad na akong dumiretso sa lamesa at kumain. Matapos makapagtanghalian ay nakita kong naghanda ng itak si Papa at kumuha ng sako. Alam kong papunta iyon sa bukid namin. Kaya naman, kinuha ko na rin agad ang isa pang itak. Nagulat naman si Papa dahil ano raw ang gagawin ko sa itak. Ang sabi ko naman, nasasama ako sa kanya sa bukid. Wala naman kasi akong gagawin sa bahay. At ayoko rin na masyadong nakakasama ang aking salbahing ina. Baka kapag na-board kasi iyon, ay manakit na naman ng walang dahilan. Kaya wala nang nagawa ang aking ama, kundi ang pumayag na sumama ako. Habang naglalakad kami papuntang bukid, ay nagkwento si Papa sa akin. "Alam mo bunso, noong nakaraang buwan lang, nagluto ako ng kopra sa bukid natin. Tapos doon na rin ako natulog. Bigla na lang may isang napakagandang babae ang lumitaw sa harapan ko." Napatawa naman ako at sinabing, "Ano pong ginawa mo doon sa babae pa?" "Ano ka ba bunso? Siyempre wala. Buti nga at hindi ako nalinlang. Nararamdaman ko kasi na hindi siya normal. Kaya hindi ko pinatulan ang paanyaya niya na lumapit. Tapos, katagalan nga noon, ay nagkaroon ng balahibo ang katawan at pumangit. Kaya agad ko nang hinugot ang aking itak. At nilabanan iyon noong sumugod sa akin. Ginamit ko na rin ang orasyon na panlaban sa aswang. Kaya agad iyong tumakas. Pero nataga ko iyon ng maraming beses bago pa nakaalis." Mahabang kwento pa ni Papa na may pagmamalaki. Pagkarating namin sa bukid, ay ikinuha ako ni Papa ng maraming buko at nagsiga din siya sa malapit para hindi raw ako lamukin. Saka naman siya nanguha ng ilang kahoy na panggato at gulay na maiuwi. Kahit sa sandaling panahon na nakasama ko ang aking ama, ay sobrang saya ko na. Nakalimutan ko ng panandalian ang pait na aking pinagdaanan sa kamay ng aking ina at ang kasalukuyan kong dinaranas na pang-aalipin sa akin ng pinsan ko. Kinabukasan ay bumalik na rin ako sa bahay ng pinsan ko dahil Linggo na iyon at sa susunod na araw ay may pasok na uli. Kahit ganoon, ang hirap na aking pinagdaanan ay tiniis ko lang
hanggang sa makapagtapos ako ng high school. Noong makagraduate ng high school, ay umuwi ako sa amin para magpahinga saglit at alamin na rin kung papatuloyin ba ako nila ng college. Noong naroon na ako sa bahay, ay balik na lahat sa dati. Ako na uli ang gumagawa ng halos lahat ng gawaing bahay. Tuwing umaga, ay kasama na sa mga gawain ko ang magwalis ng bakuran pati na sa bandang likuran dahil napakaraming puno ng kahoy doon na malapit sa bahay namin. Dahil na rin sa kulang ako noon sa tulog at maaga pang gumising, kung kaya naman nakaramdam ako ng anto. Umupo muna ako sa may malaking ugat ng puno at sumandal. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Nagkaroon ako ng panaginip na meron daw kumausap sa akin na isang tikbalang. Sinabi noon na gusto niya raw ako at huwag daw akong matakot sa kanya dahil hindi niya naman ako sasaktan. Inaya ako noon na mamasyal saglit sa lugar nila. Sinama ako noon sa isang bahay na animoy malapalasyo na makikita sa mga fairy tales at napakaraming pagkain. Noong naroon na kami, ay bigla na lang nagsilingon ang lahat ng nilalang na naroon at titig na titig sa akin na akala mo istatwa na hindi gumagalaw. Tapos pinaupo ako sa hapag at pinilit na kumain. Ayoko naman sanang kumain, pero parang nagagalit ang lahat. Kaya kumuha ko ng kaunti at isinubo. Doon pa lang sila bumitaw ng pagkakatitig sa akin. Pero nilaro-laro ko lang ang pagkain sa bibig ko na kunyari ay nginunguya. Pero noong wala nang nakatingin, ay agad ko rin iyong iniluwa. Nakaramdam ako ng pag-aalala habang naroon ako dahil wala namang normal na tao na nakapaligid sa akin. Mabuti na lang at may isang nilalang doon na inaya akong lumabas. Hindi ko rin noon makita kung nasaan na iyong tikbalang na nagdala sa akin. Sinabi ng nilalang sa akin na hindi raw ako nararapat sa mundo nila. Kailangan ko na raw makabalik sa mundo ko. Pinaupo ako noon sa isang malapad na bato. Tapos sa isang iglap ay nagising na ako. Pakiramdam ko talaga na parang idlip lang iyong tulog ko. Pero noong imulat ko ang aking mga mata, ay maraming tao sa paligid. Naroon ang mama at papa ko na umiiyak. Naroon din ang tiyuhin ko na may kasamang albularyo. Kaya tinanong ko sila kung ano ang nangyayari. Ang sabi naman nila na isang linggo na raw akong tulog at hindi magising. Gulat na gulat ako noon. Isa tingin ko talaga ay minuto lang ang pagkakaidlip ko. Kaya raw nagpatulong na sila sa isang albularyo para mabawi ako mula sa mundo ng mga engkanto. Tila hindi ka panipaniwala ang kwento kong ito, Sir Carl, pero totoo po talaga itong naganap. Naway inyong magustuhan ang kwentong aking ibinahagi. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.